Hello everyone! Welcome back sa akin channel, I'm Maui. And for today's video, pag-uusapan natin mga besh ang mga curry tips dito sa aking rose cabbage succulent. Dalawang klase itong rose cabbage succulent ko. Isa yung nagpipink yung tip niya. Ito yun. Na nabili ko sa Dangwa. Yan. Ito rin. Yung pangalawa naman, yung hindi nag-grow up, pipink yung tip niya. Nabili ko rin ito sa Dangwa. Ayan. Ito naman yung nag-grow rosette yung mga babies niya. Actually, tatlo na yung babies niya. Ayan. Isa, dalawa. Tapos, meron pang pangatlo. At yun naman, may sumisibol pa. At ito naman, yung pangatlo ko, ito naman yung galing sa second unboxing ko kay Miss Jonah, kay Ate Jonah. So, ito. Ayan. Actually, apat sila. Yung isa, ito galing din to sa second unboxing ko. At sana mabuhay ko. Ayan. Yung maliit. Tapos, may bagong sumisibol. Ayan, oh. Maliit, pakita ko sa inyo. Hindi ko naman siya nagagalap. So, ayan. Grabe yung init dito sa labas. Sana wag din tumuloy yung ulan para hindi na ako mag-shoot sa loob. Anyway, dalawang klase. Doon naman tayo babalik. Yung rose cabbage succulent, isa siya sa most common succulent at madali pong alagaan. So, sa mga beginner dyan na gusto mag-alaga ng mga succulent, nire-recommend ko po na mas magandang alagaan nyo ito yung bilin nyo, isa sa bilin nyo. Para kung gusto nyo mag-start ng mag-alaga ng mga succulent. Then, when it comes to soil, yan, medyo na bablang ko na naman ako sa sasabihin ko. When it comes to soil naman, hindi naman sila maapte. Actually, nag-try ako ng iba't ibang klaseng soil. Yung nagpipink yung tip niya, vermicast to, saka pumice. Oh, pumice. Yan, yun yung correct. Ito, vermicast siya. Ito naman, yung nabili ko sa Dangwa, kung yung mismong ginagamit nilang soil, dun yung sa, tapos, yan, yung mga, yung mga lupa na pinag-alisan ko dito sa aking mga succulent, marami to, mamaya papakita ko dun sa ending ng aking video, yung ibang succulent ko, para makita nyo. Yan yung, pinatuyo ko, yung pagka-alis na tuyo, ito naman yung, ginamit ko sa kanya, then, konti lang naman yung pomace na nilagay ko. At hindi talaga siya pomace, yung pinagbista yan. Kasi nagtitipid sa kawalan na akong, wala na akong pambili ng pomace. Kaya yung pinagbista yan na lang yung ginamit ko dito sa isang succulent ko. Then, ito naman, the same din. Ito naman, may pomace naman to. Pero this one is loam soil. Pero yun nga pala, itong loam soil, saka ito yung sa garden soil na galing dun sa mismo pinagbilang ko. Dun sa seedling bag niya, ito galing. Gilagay ko dyan is, marami pala, hindi lang isa. Used coffee grounds, saka yung eggshells na dinurog. Ha? Hindi durog na durog siya, yung pinong-pino. Yun yung hinalo ko sa soil nila. At yun naman, okay naman yung nila. Okay naman sila. Hindi naman sila katulad ng ibang maaapte na namamatay dahil yung sabi ng iba, hindi daw maganda yung coffee grounds kasi daw nakakamatay daw ng succulent. Pero so far sa akin naman, okay naman siya. Aside pala sa organic fertilizer na used coffee grounds saka eggshells na nilagay ko dito sa dalawa, naglagay din ako ng nilagay ko? Uling. Yan. Yung uling ko, yung minash lang, hindi, at meron din, ito yata yung nalagay ako ng konting durog. Kasi alam ko nagtatanong si Miss Jessa Legazpi kung pwede yung kapalit ng, rice hull na suno, yung rice hull dun sa uling. So, itinry ko, mukha namang okay naman siya kasi ako wala talaga akong rice hull. Kaya ang ginagamit ko, yung uling talaga. Kasi nakita ko rin naman sa ibang video na pwede naman yung uling kasi maganda din siyang organic fertilizer. Once nga pala magre-repot kayo, pag na-repot nyo nga pala sila sa new soil nila, huwag nyo po silang didiligan ng for 1 week kasi nag-a-adjust pa sila dun sa panibagong soil nila. Pero kung gusto, pero ito, hindi ko na siya hindi ko na to tawag dito,
nababalang ko na naman ako. Hindi ko na siya in-air dry. Ang in-air dry ko lang ito. Pero ito naman, nakasurvive naman siya. Ito yung in-air dry ko lang ng 5 days. Then, ito naman. Ito namang isa, kay Ate Jonah. One day ko lang siya, tawag dito, one day ko lang siya in-air dry. Kasi after ko ilabas sa box, yun, pinahinga ko lang siya ng overnight. Tapos tinanim ko na rin kasi natatakot ako kasi matagal na siya sa box. Saka na-air dry na rin to ni Ate Jonah. So, hindi ko na-air dry pagdating dito. So, okay naman sila. And yung watering nila, mas the best is magdilig po kayo sa gabi at kailangan dry na dry yung soil niya. So may parang meron ako dito ginagamit na pang ano eh, pan-check ng soil. Okay, kukunin ko. Yeah. Grabe yung init eh. No, hindi ko mailabas dito yung ventilador, ang init talaga. So ito yung ginagamit ko na pang ano, pang-check ng tawag dito ng soil nila kung pwede na silang diligan. Kasi diba, tuyong-tuyo, hindi yun pwedeng diligan ng everyday kasi mamamatay po sila. So, meron siya pang measure dito. Ayan ang ginagamit ko. Ayan, no, parang meron siyang centimeter at meron din siyang inches. Ayan, ginagamit ko pag yan. Ilulubog mo lang siya, check mo kung ano. Makikita mo naman dito, ayan o. No, ibig tuyo na siya, pwede ko na siyang... Actually, naka-schedule to. Tama-tama, Friday. Naka-schedule talaga siyang diligan ng Friday. So, bukas, madidiligan ko na siya. So, yun lang. Kung wala kayong ganito, actually, ito na. Isang set siya ng gardening tools na nabili ko sa Shopee. Sa Lazada pala. Kung wala kayong ganito, pwede naman yung barbecue stick. Yun ang ginagamit ko. So, yan. Hididip mo yan. Hilulubog mo lang. Pwede mo namang kapain, pero kasi ako naghahawak ako ng pagkain eh. Ako din nagluluto, kaya iniiwasan ko yung saka yan yung kuko. Dapat kailangan hindi napapasukan, lalo na kung food handler ka at ikaw ang sa bahay. So, ayan. Ito. Ayan, medyo basa-basa pa ng konti. So, hindi ka pa siya pwedeng diligan bukas. Yung mga succulent mo na rose cabbage, huwag mo din siyang paaarawan. Dapat shaded area din siya. Kasi, ano pa eh, tawag dito, hindi pa siya ganong ka-stable. Baka hindi pa niya makaya yung init ng araw. Then, after 1 week, yun, pwede mo na i-introduce sa kanya yung sun. Pero, mas maganda between mga, ano ba, yung mga 7 to 9 lang, na hindi masyado kahit na ikaw, di ba, masakit na sa balat mo yung 10 o'clock. Mas maganda yung mga 8 to 9 yun. Siguro kahit 1 hour. Then after 2 weeks, pwede mo na dagdagan ng another 1 hour. Then, siguro after 1 month, pwede mo na siya ng mga 2 hours. Pero yung iba, mas maganda raw yung ano nga, tawag dito, yung afternoon sun. Kasi hindi siya mainit sa balat. Hindi na siya magganong kainit, diba? Pero ako, ang inaano kasi pa nila, umaga. Yung mga hanggang 9 o'clock lang para hindi sila ma-sunburn. Yung dilim na at pumapatak na yung ulan. Yung ambon, sana huwag naman tumuloy. Tapos, maganda rin diligan siya sa gabi. Kasi kung dun kasi daw, dun po kasi close, daw talaga. Dun po kasi close yung mga stomata ng, daw stomata, no? Ano, mga term natin eh. Yung, stomata ng ating mga succulent. Kasi usually, yung mga ibang halaman, maganda talaga sila diligan ng umaga kasi doon naman nag-o-open yung kanilang stomata. Doon sila nakakapag, doon nagkakaroon ng mga release ng carbon dioxide, yung mga ganun. Pero sa succulent, saka sa cactus, sa gabi po nag-o-open yung kanilang stomata, yung sinatawag nila. Ewan, correct nila lang nyo po ako kung mali man yung sinasabi ko. Pero yung base na research ko, na mas maganda nga siyang diligan sa gabi dahil doon nga sa stomata nila. Hindi ko lang kung tama yung pronunciation kung stomata o stomata. Anyway, correct nyo na lang din ako. Paano nyo nga pala ako i-correct na sa pronunciation? Anyway, tawag ba dito? When it comes to, ano ba, napag-usapan na natin yung sunlight, napag-usapan natin yung watering sa soil. Now, let's go to yung proper care din. Yung iba, alisin niyo po yung mga, ayan talaga hindi ko siya inalis, yung dahon
yellow dahon niya para pakita sa inyo. So ito, papakita ko. Lalapit ako dyan sa camera. So yung mga ganito, dapat alisin nyo para maiwasan na lapitan sila ng mga pets. Kasi yung mga to, ay mga yan, minsan nakaka-attract yun ng mga, nakaka-attract yun ng peste. So para maiwasan natin yung mga peste, kailangan natin tanggalin yan. Ayan. Pero yung dapat ganitong ano na ha, yung naninilaw, wag naman yung medyo may pagka-green pa, wag muna yun. Dapat yung ganito lang muna siya. Ayan. Kailangan proper grooming din. So ayan, nakikita mo na yung, nakikita nyo na ba yung ugat niya? So may pag, nagkakaroon siya ng new roots. So ayan, ito mamaya nagpapakita ko sa inyo gagamutin ko. Meron ako nakikitang fungi. So ayan, pero medyo parang malaki-laki na siya. Actually ako, pag may nakikita na ako pa ng fungi dyan, wait lang. Hindi pa naman siya talaga ganun kaano. Check ko minsan yung ilalim niya. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-treat mamaya. So check pa tayo. So ito yung isa pa. Yan. Alisin nyo lang. Dahan-dahan. Ay ito. Yung ganito may pagka-green pa. Yan. Huwag nyo munang aalisin. Mali pala yung nahugot ko. So ito. Malalaman mo naman. Yan o. Nahugot siya agad. Kung hindi mo naman makuha dito, may papakita ko. Ito yung ginagamit parang tweezer naman nila. Yung tawag. Pag hindi mo mahugot kasi syempre malaki yung kamay natin. Baka mamaya mapan. Yan. Pwede mo gamitin to. Yan. Diba? Alis na siya. So yan lang. Dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglain. Diba? Nakumaambun na. Kung may nakikita kayong mga yellow-yellow na dahon, natural lang po yun, lalo na dito sa baba, kasi sila yung nasa bottom eh. Sila yung madalas din nababasa. Kaya okay, hayaan mo lang yun. Pero yun nga yung pinakita ko kanina, yung dilaw na dilaw, pwede nyo na pong alisin yun. Pero yung pag may mga ito pa, pakita ko sa inyo, hindi pa siya ganun ka yellow ito. Ito. So wag nyo muna nga alisin to mga to, kasi baka naman lalo siyang madamage. Yung mga yan. May nagtanong nga pala sa akin, customer ko, kasi nagtitinda rin ako ng mga succulent na gusto niya na raw i-alisin yung babies, yung rose cabbage niya, yung kadito. So sabi ko, maliit pa, huwag niya munang alisin or i-separate at ng mga, ang tawag dito, kalapati. Hindi pa siya advisable na or recommended na i-separate dun sa mother plant niya kasi maliit pa. Actually, ito dapat palakihin mo nga pa ng mga at least ano ba, ilang inches ba siya? At least mga 3 inches. Mas malaki pa ng konti dito. So, yan. Hindi pa kasi siya ganun ka-stable. Hindi ibig sabihin na 1 month pa lang sa'yo ay hindi na siya namamatay. Stable na. At least siguro mga 3 months pwede mo na siyang i-separate yung baby niya dun sa mother plant niya. Balik tayo dun sa pagdidilig. Nakalimutan ko yung i-discuss kanina na yung pag yung didilig kayo, huwag nyo babasain yung dahon. Dapat, tawag dito, direct lang sa soil lang po tayo mag-didilig. At kung bago, di ba after yung pagkaripad nyo, after 1 week saka nyo siya didiligan, dapat mga 10 ml to 20 ml. Dito sa mga ganitong kalaki, so pwede na dito yung mga 20 ml, pero yung mga maliliit, or maliliit yung mga pasul nyo, or mga ceramic nyo, so, okay na din yung mga 10 ml. At mas maganda kung tawag ito, tubig ulan. Dahil, ewan ko, parang mas gusto nila yung tubig ulan. Kasi meron akong halaman dyan. Lamok ako. Merong mga halaman ako dito na buhay sa tubig ulan. Gumanda sila. Buti pa yung mga halaman. Ano kaya maliko din ako ng tubig ulan? Gaganda rin kaya ako. Ewan ko, parang hindi yata nakakatawin ko. Anyway. Nagustuhan niyo itong video na to. Sana may natutunan po kayo. If you like this video, don't forget to give me a thumbs up. And please do subscribe to my YouTube channel and click the bell icon para lagi po kayong notify sa mga video yung ina-upload ko. Until next time, bye! Para siyang refugee. So, kuha lang kayo ng cotton buds at ng, lagyan niyo lang to ng alcohol tapos pahiran niyo yan. Ayan.
Ganyan lang din ginawa ko dun sa topsy-turvy ko. Ito, pakita ko sa inyo yung topsy-turvy ko. Ayan o. Ang dami niyang ganyan. Actually, akala ko mamamatay. Pero, inisprayan ko na siya ng alcohol. Hindi na pahid-pahid kasi ang dami. Pero, ngayon, okay na siya. So, ito. Yan, pahiran nyo lang po. Tapos, ihiwalay nyo siya sa ibang halaman muna. Huwag nyo muna siyang iahalo or itatabi sa ibang halaman para hindi makahawa. So, ganyan lang. Wait lang. Alalayan natin. Baka mamaya mabigla naman siya mag-goodbye.